Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Ang unang aswang sa Leyte. Sa isang malayong baryo sa Leyte, may isang tahimik at simpleng mag-asawa na si Aling Rosa at si Mang Ramon. Kilala si Mang Ramon sa baryo bilang isang masipag na magsasaka, ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng kanyang lihim, isa siyang aswang, minana niya ang kapangyarihan mula sa kanyang angkan sa Negros. Sa loob ng maraming taon, pinanatili niyang tago ang kanyang tunay na anyo, iniwasan ang tukso ng dugo at laman upang hindi mabunyag ang kanilang pamilya. Si Aling Rosa, na walang alam tungkol sa dilim na bumabalot sa kanyang asawa, ay masaya sa kanilang buhay, ngunit dumating ang isang gabi na magpapabago sa lahat. Isang gabi, nahiga na si Mang Ramon sa kanilang maliit na kubo habang nilalamon siya ng sakit. Matanda na siya at malapit nang kunin ang kamatayan, alam niyang hindi siya magtatagal. Alam din niyang kailangang ipasa niya ang kanyang kapangyarihan, dahil ito ang sumpa ng kanilang lahi, hindi pwedeng matapos sa kanya ang sumpang ito. Nasa tabi niya si Aling Rosa, hawak ang kanyang kamay at umiiyak, nagdarasal na huwag pa siyang kunin. Rosa, mahinang sambit ni Mang Ramon, oras na. Hindi mo alam ang lahat tungkol sa akin, pero kailangan mo itong malaman ngayon. Nagulat si Aling Rosa, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig sa kaba. Hinawakan ni Mang Ramon ang kanyang kanang kamay at itinaas ito ng dahan-dahan. May lahi ako ng aswang, mula pa sa aming angkan sa Negros. At ngayon, ipapasa ko ito sa'yo, upang magpatuloy ang lahing ito. Ikaw na ang magiging tagapagdala ng sumpa. Gusto mang tumanggi ni Aling Rosa, ngunit masyado na siyang mahal ng kanyang asawa. Siya'y lulong sa takot at hindi na makagalaw habang dahan-dahan ang ipinasa ni Mang Ramon ang kapangyarihan sa kanya. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng kubo. Mula sa madilim na ulap ng gabi, parang may sumisirit na anino mula kay Mang Ramon patungo kay Aling Rosa. Pakiramdam niya'y nasasakal siya ng di maipaliwanag na puwersa, at sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya ang dating si Aling Rosa. Ngayon, bulong ni Mang Ramon sa kanyang huling hininga, ikaw na ang magpapatuloy ng sumpa. Bantayan mo ang sarili mo, dahil ang uhaw ay darating. Hindi na nakapagsalita si Aling Rosa. Si Mang Ramon ay nalagutan ng hininga, at sa pagpanaw ng kanyang asawa, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata, na dati mapayapa, ay tila nagdilim. Ang kanyang katawan ay nanlalamig, at sa kanyang dibdib ay tumibok ang isang kakaibang pagnanasa, isang uhaw na hindi niya kayang ipaliwanag. Mula noon, nagbago ang buhay ni Aling Rosa. Sa gabi, nararamdaman niya ang lakas ng kapangyarihan sa kanyang dugo. Sa una, pilit niyang nilalabanan ang uhaw, ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi na niya napigilan ang tukso. Nakaramdam siya ng kakaibang uhaw sa dugo at laman ng tao. Nagsimula na siyang maglihim ng mga panggabing paglakad, umaalis sa kanilang baryo upang humanap ng biktima. Naging mabilis ang kanyang galaw, kayang magpalit anyo nang hindi mapansin ng iba. Unti-unti, napansin ng mga taga-baryo ang mga biglaang pagkawala ng kanilang mga alagang hayop at maging ng ilang kabataan. Walang makapaliwanag ng mga pangyayari, ngunit ang usap-usapan sa baryo ay lumalakas, may aswang sa kanilang lugar. Ngunit sino ang mag-aakala na ang dating mabait at tahimik na si Aling Rosa ang siyang nagdadala ng kadiliman? Sa bawat gabi, patuloy siyang nagiging mas malakas, mas mabangis, at mas mapanganib. Ang sumpang iniwan ni Mang Ramon ay ngayon nakatanim sa kanyang kaluluwa, at wala nang balikan.
Hanggang ngayon, may mga kwento pa rin sa mga baryo ng Leyte tungkol sa kakaibang nilalang na sumasalakay sa gabi. Ang mga matatandang nakakaalala kay Aling Rosa ay nagkukwento ng isang babaeng mabait ngunit bigla ang nawala pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa. Walang nakakakita sa kanya mula noon, ngunit ang kanilang takot ay nananatili. Sa bawat pagkagat ng dilim, iniisip ng mga tao kung sino na naman ang magiging sunod na biktima. Maraming dekada na ang lumipas, ngunit ang sumpa ng unang aswang sa Leyte ay nananatili, patuloy na naglilipat mula sa isang tagapagmana patungo sa susunod, naghihintay ng tamang oras upang muling maghasik ng lagib. Makalipas ang ilang linggo mula nang ipasa ni Mang Ramon ang sumpa ng aswang kay Aling Rosa, nagsimulang mapansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago sa kanyang hitsura. Ang dating masiglang babae ay naging mapatla, ang kanyang mga mata'y tila laging pagod, ngunit may isang kakaibang kislap na nagkukubli sa ilalim ng kanyang mga pilak mata. Madalas siyang nakikita na lumalabas sa gabi, tila walang takot sa mga alo ng dilim na kinatatakutan ng karamihan sa kanilang lugar. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang mga taga-baryo, naramdaman ni Aling Rosa ang hindi maipaliwanag na uhaw na unti-unting lumalakas sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang labanan ito, pilit iniisip na kaya niyang supilan ang kapangyarihan na ipinasa sa kanya ng yumaong asawa. Ngunit sa bawat pagdaan ng oras, ang uhaw na iyon ay lalong naging mapanganib. Hindi na niya kayang pigilan ang kagutuman. Nang gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, iniwan ni Aling Rosa ang kanilang kubo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kagubatan, tahimik ang kanyang mga hakbang, at walang sino man ang nakapansin sa kanyang pag-alis. Sa gitna ng kagubatan, naroon ang isang mag-anak na nakatira sa isang kubo na malayo sa baryo. Mga simpleng tao, namumuhay sa pamamagitan ng pangangahoy at pangingisda. Hindi nila alam na sila na ang susunod na biktima. Mula sa itaas ng isang puno, si Aling Rosa ay nakamasid, ang kanyang mga mata'y kumikislap sa dilim. Naririnig niya ang bawat tibok ng puso ng mga nasa loob ng kubo, ang kanilang mabagal na paghinga. Nilapitan niya ang kanilang tahanan, at nang masiguradong walang tao sa paligid, bumaligtad ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay nagbago, ang kanyang mga kuko ay hamaba at naging matutulis, ang kanyang balat ay naging madilim na parang uling, at ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pula. Sa isang iglap, dumaan siya sa bintana ng kubo. Ang mag-asawa at kanilang anak ay nagising sa ingay ng basag na kahoy. Ngunit bago pa man sila makatakbo, mabilis na sumalakay si Aling Rosa. Ang babae at ang kanyang asawa ay walang nagawa kundi sumigaw ng takot habang hinatak sila ng halimaw sa kadiliman ng gabi. Walang makakarinig ng kanilang mga iyak, sapagkat ang aswang ay mabilis at malupit. Sa madaling araw, natagpuan ng mga taga-baryo ang bakas ng pagkawasak sa kubo ng mag-anak. Ang katawan ng mga biktima ay wala, tanging dugo at punit-punit na mga damit ang naiwan. Nagsimula nang kumalat ang takot sa buong baryo. Ang mga matatanda ay muling bumalik sa kanilang mga kwento tungkol sa aswang, ngunit ngayon ay mas totoo ito kaysa sa dati. Nang sumunod na araw, bumalik si Aling Rosa sa kanilang kubo, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring manatili. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdurusa at kalituhan. Hindi niya inasahan na ang sumpa ay ganoon kalakas, hindi na siya isang simpleng babae, isa na siyang halimaw. Ang uhaw na naramdaman niya ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Wala nang balikan. Isang gabi, bago tuluyang mawala si Aling Rosa sa baryo, siya'y nakaupo sa tabi ng kanilang kubo, nakatingin sa malayo. Alam niyang kailangan niyang lumayo, upang hindi madamay ang mga inosenteng tao. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap na labanan ang sumpa, alam niyang hindi ito magtatagal. Muli siyang makakaramdam ng uhaw, at muli siyang magpapalit anyo. Bago siya tuluyang umalis, nag-iwan siya ng isang sulat sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Aling Nena. Sa sulat, isinulat niya ang lahat ng lihim na matagal niyang itinago, ang sumpa na ipinamana ng kanyang asawa, at ang kanyang kagustuhan na hindi maghasik ng lagim. Ngunit hindi niya napigilan ang kapangyarihang iyon. "Ako'y hindi na si Aling Rosa na kilala mo," isinulat niya. "Ako'y isang halimaw na ngayon ay maglalakbay sa gabi. Huwag mo akong hanapin, dahil wala nang matitira sa akin na tao.
Ngunit tandaan mo, isang araw, may ibang susunod sa aking yapak. Bantayan mo ang mga bata, dahil ang sumpa ay hindi nagtatapos dito. At sa mga huling linya ng sulat, isang babala ang naiwan, kapag ang buwan ay kabilugan, bantayan mo ang iyong pintuan. Sa bawat paghina ng liwanag, sa bawat paglamig ng gabi, naroon ang isang nilalang na naghihintay. Ang sumpa ay nagpapatuloy. Ilang dekada na ang lumipas mula nang mawala si Aling Rosa, ngunit sa bawat kwento ng mga matatanda, nabubuhay ang takot sa kanilang baryo. Ang mga biktima ng mga pagkawala ay patuloy na nadaragdagan, at sa tuwing may maririnig na kwento ng aswang, ang mga tao ay nagbabalik sa alaalang iyon, ang unang aswang sa Leyte. Ang kwento ni Aling Rosa ay hindi natatapos. Ayon sa mga matatanda, naroon pa rin ang aswang, nagtatago sa bawat sulok ng gubat, naghihintay ng pagkakataon na muling magpakita. May ilang nagsasabi na nakita nila ang isang anino sa ilalim ng puno tuwing gabi, isang anyo na hindi maipaliwanag. Ang iba na may naniniwala na ang sumpa ay naipasa na, at may bagong tagapagmana ng kasamaan sa baryo. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.